Ay, magandang gabi o, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumatag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo reaksyon dito. Kibuloy na naman, no? Davao RTC issue arrest warrant for Kibuloy for sexual abuse. Ha? Pakinggan natin to. The Davao Regional Trial Court issues an arrest warrant against... 2 days lang ho. 2 days pa lang ho ito eh. Pero baka alam nyo na ho ito. Magbibigay lang ho tayo ng konting... conspiracy theory. Sabi nga ni Mab. Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy for sexual abuse. The Davao Regional Trial Court also orders the arrest of Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Camanis. Kibuloy and the others are charged for violating Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on sexual abuse of minor and maltreatment. The Davao RTC originally issued an arrest warrant on March 14, but implementation was suspended after the court was informed by the Kibuloy camp that a motion for reconsideration was filed before the Department of Justice. However, the Davao RTC says it has not received any resolution on the motion for reconsideration and declines to wait. The court adds in its order that the warrant of arrest should be implemented immediately. Alam niyo mga boss, kung ako, Kikibuloy, baka mala masama na amoy ko eh. Bakit? Bakit ganun? Dati, wala naman akong problema sa mga kaso-kaso sa Davao eh. May nagsampa nga sa akin, na-dismiss, di ba? Yung sinampan ako rape, dismiss. Ngayon, eto, Davao ngayon ng ano, papareso sa akin. Kala best friend ko sa Duterte eh, tapos ganyan. Medyo kung ako, isip-isip, Kibs, isip-isip, hindi kaya nilalaglag ka na ng best friend, no? Ito, 23 hours ago lang ho ito. Manhunt Operation Veras Kibuloy. Ikinasa na po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Kibuloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Tanging si Kibuloy na lang po kasi ang hindi pa sumusuko sa anim na subject nung pong warrant of arrest na inilabas ng isang korte sa Davao City. Detalye ng ulat yan, may live report si Mar Gabriel. Mantakin mo, Davao City ang naglabas ng warrant of arrest? Isip-isip, Kibuloy. Di ka na hinihulog ka na ng BFF mo, ha? Alam ko, kayang-kaya ng mga Duterte ang mga ano dyan sa Davao, eh. Di ba, mga boss? Kita nyo yung nanapak si Sara Duterte na sheriff dyan? Hindi man lang nakapagsampa ng kaso, eh. Yung sheriff, di ba? Sa takot. Tapos ngayon, at yun nga, may mga kasong sinampakikibuloy na hindi tumindig. Ngayon, mismo Davao City, nag-issue ng warrant of arrest, ha? RTC, isip-isip, ha? Anyway, yun namang ari-arian ni Kibuloy is in good hands, ha? KBFF, di ba? Sakit ulo, no? Kibuloy, kawawa to, Kibuloy na to. Tuloy mo. Real, ha? Yes, Ali, nagpapatuloy ngayon yung koordinasyon ng otoridad sa mga abogado nitong si Apollo Kibuloy para nga sa kanyang kusang loob na pagsuko. Oras naman daw na mapatunayan na may nagkakalnong sa kanya ay maaari din silang maharap sa kaso. Sinadya ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para isilbi ang kanyang warrant of... Hindi nyo ho makakita eh, pero napakaganda ho nung mansion din yata yung nakalagay dito sa resort sa Samal Island, pag-aari raw ni Kibuloy. Ang laki ho! Subukan nyo ano to, net 25 ho. Aguila, mata ng Aguila Premier, oo. Subscribe nyo ho itong, si Ali Soto ho nandito eh. Pero wala doon si Kibuloy
kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City. Yan dami, no? Mayroong Prayer Mountain, may katakot-takot hong milyon-milyon ho to. May Glory Mountain, may Kingdom. Galing Kibulo yan, hindi ako niniwala dyan. Pero wala rin daw doon si Kibuloy. Una na rin silang nagsilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Compound kahapon, kung saan ang administrator at abogado lang ni Kibuloy ang humarap sa kanila. There is a possibility na maaaring wala po siya sa ngayon sa Davao region. But then again, I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters, at pati na rin po sa kanilang mga abogado, na ito naman po ay ang mga warrants of arrest po na ito, inisyo naman po ng ating korte, ay bigyan po natin ito ng respeto, at sana nga po through the intercession po ng kanyang abogado ay hakapin na lamang po niya ito. Anyway, bailable naman po itong mga kaso po na ito. 200,000 piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Kahapon, una nang sumuko at naghain ng piyansa ang tatlo sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy. Kaninang umaga, kusang loob na ring sumuko ang dalawa pang akusado na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Umaasa ang otoridad na kusang loob din na susuko si Kibuloy. Hopefully, sana nga, today, tomorrow, lulutang si Pastor Kibuloy to face these charges, kasi ang mga taong nakasama niya dito sa warrant na ito, yung lima, ay all accounted for na. Siya na lang ang hindi pa. Alam natin, marami pong sumusuporta sa kanya, and we are hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang sa parte po ng mga police o other law enforcement agencies po na mag-i-implement po nitong warrants of arrest po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng binuong tracker teams para tugisin si Kibuloy na pinaniniwala ang hindi pa nakakalabas ng bansa. Tuloy din ang koordinasyon nila sa mga abogado para kumbinsihin ito na harapin ang kanyang mga kaso. May babala naman ang PNP sa mga posibleng nagkakanlong kay Kibuloy. We want to appeal for those taking care kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Kibuloy. Ang pinagkaiba po nito sa warrants of arrest na inisyo po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso po harboring a wanted persons po. Samantala, ayon kay General Delvo, nakipag-ugnayan na sa kanila ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa paghahain ng arrest order laban kay Kibuloy. Ano mang araw ay darating daw sila sa Davao. Mayroong gray area na rin dyan, but I'm not a lawyer to speak freely on that. The lawyers, to talk about it. Basta kami, kung pupunta dito, ang Office of the Sergeant at Arms, armed with that arrest order, we will be more than willing to assist them. Ali, tiniyak naman ng Davao Police na hindi nila bibigyan ng special treatment itong si Apollo Kibuloy. Nangako rin sila sa mga tagasunod at mga tagasuporta nito na poprotektahan nila yung kanyang mga karapatang pantao. Alin? Mar, itong tanong ko dito sa babala ng PNP, no? Binantaan nga yung mga tao na nagkakanlong dito kay Kibuloy dahil napakahirap na magtago ng nag-iisa, ng walang tulong ng iba dyan. At yung harboring a criminal, mabigat bang kaso yan? Well, Ali, yung harboring a wanted person, bumabagsak yan dito sa Presidential Decree 1829. Ay magpo-fall yan under dito sa obstruction of justice. May katumbas yan, Ali, na 4 hanggang 6 na taong pagkakulong at 1,000 hanggang 6,000 pisong multa. So, pag ikaw ay napatunayan na nagkakanlong ng isang wanted person at pinipigilan mo itong mga otoridad na isilbi yung warrant of arrest o yung pagkaka-aresto sa kanya, binibigyan mo siya ng accommodation o ika nga ay safe haven, ay may tuturing ka
at o maaari kang masampahan nitong nasabing kaso. Oo nga, Mar. Nako, para wala pa tayong naulinigan ano, na meron ng bounty. Wala pang reward ano, sa sino mang magbibigay ng impormasyon at makapagtuturo kung saan siya nandun. Ano. Wala pa tayong nababalitang reward. Well, sa ngayon, wala pang reward na inalalabas para nga sa ika-aresto nitong si Kibuloy dahil ayon sa otoridad, binibigyan pa nila ng tsansa na kusang loob na sumuko gaya nga nung kanya mga co-accused. Actually, patuloy yung pakikipag-usap nitong Davao at nitong NBI operative sa mga abogado niya para kusang loob siyang isuko at sa ganon ay may proseso at maiharap sa korte para doon sa pagpapatuloy nung pagdinig dito sa kanya mga kinakaharap na kaso. Bagaman napuntahan na ng mga otoridad yung tatlo sa mga kilalang property nitong si Kibuloy dyan sa Davao Region ay umaasa sila na may mga taong makikipagtulungan sa kanila na magbibigay ng impormasyon kung nasaan talaga itong si Kibuloy at kung dumating ang panahon na yon ay maaari daw silang mag-proceed doon sa susunod din na hakbang o yung pag-ahain naman ng search warrant para nga kung sakaling sigurado na nasa isang particular na lugar itong si Kibuloy ay may mga dokumento sila para pasukin itong nasabing lugar at isilbi sa kanya yung warrant of arrest. Claro. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Ay, nako. Bigyan na ko tayo ng reaction dyan. Alam niyo, mga boss, para sa akin lang, ha? Hindi ho yan lalayo sa Davao. Nandyan lang ho yan. Oo. Saan ka pa ba naman pupunta? Dito sa administrator mo na, siyempre. Alam nga namang hindi kayo tago ng administrator mo, di ba? Hindi naman nila pwedeng basta-basta ano yung si Digong dahil may balita ako na hindi naman basta-basta papasukin yung lugar ni Digong dahil bilang respeto dahil siya raw ay dating Pangulo ng Pilipinas. O dapat may mga maraming dadaanan bago nila mapasok ang compound ni Digong so and so. Kung hindi siya bibigay, di ba? Pero yun nga, medyo sa kung ako kay Kibuloy, ano nangyari? Kala ko ba eh, parang maraming nagsasabi nga na talagang matigas ang Duterte dyan. Diba? Pero bakit ano nangyayari ngayon? Na-warrant of arrest na siya ng Davao Regional Trial Court. Doon sa ano yan, mga kasong napakatagal na yan, ngayon lang nabuksan. Diba? Mga reklamo ho yan nung ano eh, mga miyembro ni Kibuloy, diba? Nung panahon... Ay, naku, isip-isip. Pero ano mga boss, no? Kung totoo, ito conspiracy theory natin na sabi nga ni ma'am. Kung totoo ang sinasabi ni Las Cañas na ito ay sindikato, sinasabi ni Trillanes, Senator Trillanes, na ito ay mga sindikato, itong mga Duterte, na membro ng triad, gaya nung pinatawag sa Senado niya si Digong na yan, si Pulong na yan. At pinapaano ni Trillanes yung tattoo sa likod, gusto niya makita, ayaw ipakita, ha? O, diba? Kung totoo ito yung sindikato nga, pwede. May posibilidad, diba? Bakit? Paano kang magiging kaibigan ni Duterte, Kibuloy? Appointed son ka, tapos ito kaibigan mo eh. Ang kaso, crime against humanity, sa dami ng pinapatay dyan sa Davao. Naging magkaibigan kayo. Best friend, ha? Oh. Best friend. Oh. Paulit-ulit ako dyan, eh. Kaya, dito mo makikita talagang ito si Kibuloy. Epeke ito. Sa dami mo magiging kaibigan, si Digong pa magiging best friend mo. At si Digong pa, katakataka nga, eh. Ang ginawa mong administrador sa mga milyon-milyon mong ari-arian. Oh, di ba mga boss? Ano sa palagay niyo mga friend? Ha? Ako yun ang aking conspiracy theory. Tama ba ako? Ngayon, kung ito ay sindikato, naging miyembro nga ito si Kibuloy nato ng sindikato ni Digong. Kasi maraming nagsasabi na yan nga si sabi ni Las Cañas, siya si Kibuloy na yun, front lang ni Duterte. O, diba? O, dahil nga may nagsasabi na si, parang naging tagabili yata ng armas ni Duterte si Kibuloy. O, diba?
Kasi hindi mo pag-iisipan eh na ano tong cable nito, kasi mga ano nito, mga ari-arian nito talaga namang makapanindig balahibo eh. Prayer Mountain, Kingdom of Jesus Christ, ano ba isa? Garden of Eden. Iba, talagang malulupit ang ano eh. Mga ari-arian talaga. Kabanal-banalan eh. Yung mga pangalan ng kanyang mati. Jose Maria College. Ha? No. Ito namang isa. Itong kanyang best friend, galit naman sa droga. Talagang ayaw niya sa droga. Pero sabi ni Les Cañas, mga boss, inuulol mo yung mga tao. Ikaw ang lord of all drug lords. At sinabi ni Les Cañas, yung mga anuhan sa Davao, yung mga laboratorio ng Shabu, o saan nakatlagay pa ha? O, di ba? Eh, hindi naman umas na basta yung testigo si Les Cañas eh. Ilang taon niyang driver, bodyguard pa nga, di ba? O, si Matabato, ganun din. O, alam niyo talaga pag ito diniinan ng gobyerno nitong si Marcos, labas ho ito eh. Eh habang ano eh, pag nakabalik sa pwesto yan, tapos. Oo. Tapos. Anyway, patatawag na yata ni Senador Risa Untebero sa Senado. Ha? Dahil nga, pagpapalagwanagin si Digong doon sa mga pinasok niya na secret mga gentleman's deal kay Xi Jinping. Ha? Kailangan ipaliwanag niya kung ano-ano yung mga yan. Oo. Maingay na ho eh. Hindi na Senator Risa Untiveros, Justice Antonio Carpio, dating Secretary Ronald Llamas. Oh, talagang ano ito eh. Sabi nga eh, talagang masahol pa ito sa ano ni Marcos Sr. Eh, sa totoo lang. Oh, itong si Duterte. Lahat, walang nakapalag sa kanya eh. Sabi nga ni Justice Carpio eh. Hawak niya ang Kongreso, hawak niya ang Senado, lahat ng gusto niya, sunod. Eh ngayon, wala na siya sa pwesto. Oh. 'Di ba? At saka 'yun nga, binangga niya na ng binangga si Marcos eh. No. Adi kung ano na pinagsasabi niya kay Marcos at wala, 'yun din yung mga tao niya na ano, gusto na overthrow na si Marcos at iuupo si Sara eh, by all means. 'Di ba? Oh. 7 araw sa liwasang Bonifacio. Oh, mga PMP, AFP. Ah. Nananawagan si Celes, 'di ba? Oh, gawin niyo na ang inyong dapat gawin. Oh, ni Boy Scout walang pumunta eh. Oh. Ah. Takot na rin ho ang tao eh dito sa Duterte na makabalik pa. Malabo na ho talaga. Pero 'yun nga, ang napakaganda ay talaga namang ang trust rating niya ay talaga ng mga nangingibabaw pa rin si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 daw. At ang makalaban, si Itulpo, di ba? Lord, ewan. Kung saan pupulutin talaga eh, no? Mga friend. O si ano? Si Palito. Si Meon, si Butike. Si Panelo pala. Oh. Duterte raw sa 2028, si Sara ang presidente, si Digong ang vice president. Or other way around, sabi niya, eh kung hindi si Digong at matanda si Digong, eh ang gagawing vice president ni Sara, si Robin Padilla. Tapos na ika ang laban. Ewan ko. Ha? 2024? Taon ba ng baliw ngayon? Magkulap na mo tayo, sakit ulo. Kalat ni Baya, shout out. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi. Ano to? Basta kabayo, mabilis tumakbo. Sabi ni Kalat ni, wala na si kabayo. Shout out, Miss Akira Milus. May you have blessed day. Ingat, sabi niya, kay Akira. Shout out, Akira. Estrelita Heroes, shout out. Hello Sir Roque, watching from Japan. Oh, salamat. Penny Chunak, shout out. Na-contact mo si Ring EQ.
Estrelita Heroes. Diyan din siya eh. Kalate Baya ulit. Good evening, Karoke. Bombayin mo ng bombayin, Karoke, sabi niya. Regards, Mabir. Okay lang siya, friend. Armando Cabrera, shout out. Good evening, Karox. Once and for all, makapture din yan si Apollo Bulugan Kibuloy. Kahit mag-anyo pa siyang aso, baboy at kwago. Dahil amoy palmolive yan. Patay tayo dyan. Tawa ni ano, Marcelo Santa Ana. Oh. Smell palmolive daw ah. Arnold po si Diego, shout out. Dami kong tawa dun ah, sabi niya. Pero yan nga mga friend. Balik tayo kay Buloy. Pag sindikato nga yan, yung kanilang totoo na sinasabing sindikato sila Duterte, nila Las Cañas, at involved sila dyan sa mga shabu na yan, at kung ano-ano pa, na front lang mga ganun ganito. At this moment in time, mga boss, wala nang silbi si Kibuloy. Bukong-buko na eh. Bukong-buko na si Kibuloy, mga boss. Napeke siya. Oh, bukong-buko na. Oh, mantakin mo kaso, katakot-takot. Paano mo pa, kumbaga sa ano, hindi na siya asset eh. Ng grupo eh. Diba, mga boss? Oh. Eh, pwede namang ideklara yan eh. Kesa madakip ka pa, eh di sabihin na lang natin na, eh ba, pero sigurado 101%, sabi nga ni ano ni Arlene Stone, si Duterte nagtatago diyan. Oh, 95% sabi ni Arlene Stone. Eh si saan ba siya pupunta? Oh. Hindi naman siya pwedeng lumayo diyan. Oh. Kasi baka matimbog siya. Oh, di ba? Kaya mahirap yung lagay ngayon talaga nito si Kibs, ah. Kalatni, yung paring Apollo mo, eh, alanganin ng tayo, ano masasabi mo, Kalatni, ha? No. Eh, may magagawa ba kayo? Tanungin nyo si Digong. Alam mo ba kung nasaan yung best friend mo? Ha, presidente. Dating presidente. Malay ko dyan kung saan nando doon yan. Baka, alam mo si Digong, iba magsasagot ni si Digong. Eh, baka, ano, pumunta doon sa kanyang ama. Wala akong alam. Mapipilit niyo ba si Duterte na sabihin si Duterte sinungaling siya? O, di ba? Hindi ah. Sinabi ko na wala akong alam. Huwag kayo makulit ah. O. Balita namin eh. Hindi po pwede kay Digong yan. Susupalpalin sila ni Digong. Di ba? Pag sinabi ni Digong, isang salita lang ha. Wala akong alam dyan. O, tapos. Alis na yung mga ano. Yung mga huhuli, ah, yung mga mag-serve ng warrant, oh, di ba? Oh, yung mga, oh, tama, yung mga huhuli sa kanya. Ah, fugitive siya, di ba? Oh. Oh, di ba? Natakot ba si Digong diyan sa cuddling of criminals? Hindi. Oh. Baka mamaya sabi pa ni Digong, oh. Ano? Oh, sige, pasok kayo sa loob. Hanapin niyo diyan. Wala naman diyan. Sabi ko sa inyo, eh, nag-reincarnation eh. Kinuha na nung ama niya siguro sa langit. O, patay tayo dyan. Ah? O. Posible yan. O, diba? Librado Ludovico. Tama ba ako? Shout out. Ayan, isa ka ng fugitive. Kasi naman, kayong mga kapulisan, ewan. Ay, naku, only in the Philippines talaga. Ha? Ah? Tsaka ito, sa tutula. Maingay lang to ngayon. Eh, pag siya, hala, para kagaya kay Percy, wala na rin. Bihira ng, ano, nung una, maingay, o, diba? O. Yan, eh. Estrelita Heroes, o. Fugitive Kibuloy, your wish is granted. Same mo, dalhin sa korte, o, ayan. Binagbigyan ka ng korte. Not once, but
lots of cases, not there in the Philippines, but also in America, Canada, dami ha. Ukraine pa, dami, tad-tad ka ng kaso, Kibs. Anong dapat gawin ng grupo? Pag ganyan ang kabigat ang inyong dinadalang miyembro, ha? Ano sa palagay mo, kalat ni? Israelita heroes ulit, oh. Kung baga sa basketball, tambak na. Tambak ng kaso. Oo, galing mo, ha? User, shout out, ah. Gandang gabi, sabi niya. Eto, Israelita heroes ulit, oh. Walang balls si Kibulok. Tumakas na, eh. Nagtatago. Diyan lang yan sa tabi-tabi, Israelita. Hindi lalayo yan sa kanyang administrador. Diba? Librado Ludovico ulit. Agree, Carox. Kung si Sara Butangera, ang presidente ng bansa, patay na Pilipinas. Patay talaga. O kaya, natupad niya yung kanyang pangarap na maging sekretary ng Department of National Defense. Todas. Ha? Babatiin pa niya si Jinping, magmamanda rin pa. Singer, si Xiong. Buhay. His Excellency! Aba, isip. Librado Ludovico ulit. Sabi nga ni Kapersi, pagtitiisan na lang ang isang Marcos kaysa may isa pang Duterte na maupo sa palasyo. Yun nga, totoo naman eh. Kayo ba, ano ba? Mahiwagang hiwa, shout out. Andun yan, tinatago ni Digong nyo sa bahay nila. Diba? Siyempre, wala na makakapasok dun eh. Pag sinabi ni Digong na, ay, wala dito! Utang! Batay. Yung akong ano, mahinta ulo ko. Takot pa rin sila, diba? Sumagot si Arnold po si Diego. Baka pinapunta na ni Digong sa heaven. Yun ang sinasabi ko. Mga kayong humahanap dito ng mga ganyan. Marcelo Santa Ana, shout out. Karoke, planado na yan. Hindi nalalabas sa lunggay niya yan si halungga niya yan kasi maraming namang nagbibigay sa kanya ng aliw eh. Maraming taga-aliw yan. Kita mo naman yung mga tinitira ng mail na yan. Pero bilib ako sa demonyong yan. Over 70 na, marami pa ring L. Totoo. Eh baka nagpapa-stem cell pa yan eh. O, diba? Hindi malayo ha, Butris. Mukhang 50 lang eh, di ba? Marcelo Santa Ana ulit oh. Kawarriors, basta support lang tayo sa mga vlog ng Truth Vloggers. Oh, salamat Marcelo. Federico Mandak, shout out ah. Sa dami ng building, bahay, compound ni Kibuloy sa Davao, talagang hindi yan mahuhuli at protektado ng mga tao at koneksyon sa gobyerno. Bago pa dumating yung mga MBI na super relax lang, nakalipat na ng pinagtataguan. Diba? Kung ang mga NBI agent din ng taga Davao din ang aaresto, puro negative lang resulta niyan. Ang daling sabihin ng media, wala sa mga pinuntahan nila at ang fugitive ng batas. Drama na lang yan hanggang sa walang mangyayari. Another bantag case na yan. Palitan nyo na lahat ang mga agent at police dyan. At gamitin ninyo ang mga deep penetrating agents, sigurado magiging positive ang result. Sayang yung intel pa nyo. Mainit ulo ni Federico Mandak. Pero, sang-ayon ako sa'yo, friend. Ha? Lichang, oh. Lilichang, shout out. Ah. Sumuko ka na, Kibuloy. Napaliligiran ka na ng mga 12 anyos. Sige ka, wala kang pre-massage. Mas safe ka sa NBI kaysa magtago ka sa... Ano? Mas safe ka sa NBI kaysa magtago ka kay Katay Diggs. Baka matulad ka kay Sulweta. Baka laya nga, pero pantay na ang mga paa.
Rocky Warriors yan, si Lily Chang. Ah, pares ang nasa utak natin, Lily Chang, ah, di ba? Ah, Marcelo Santa Ana ulit to. Correct ka dyan, Karox, na may tama yan si Pacquiao. Pero mas malala yung tama ng mga naniniwala dyan sa demonyong yan. Si Gibbs, unang-una na, si Rodrigo Inutil, Roa Duterte, Robin Rood Padilla, Ronald De La Rosa at Bongo. Alam mo, Marcelino, lahat yan sinabi mo, hindi yan naniniwala. Hmm. Sumasakay lang yan. Niniwala ka ang appointed sa niyang bugok. Diba? Tapos dadaan sa yung kaluluwa, dadaan sa kanya bago makaakyat sa langit. Hindi sira ulo. Oh, diba? Eh ngayon, bukong-buko ka na, Kibs. Oh. Hindi ka pumunta, maharapin mo yung judge. Yung judge, dahan-dahan ka. Baka hindi ka makarating sa langit. Visit. Ladies Anita, oh, shout out. Ah. Good evening po, Sir Roque, at kay loving wife mo po. At sa aming mga sumusubaybay everyday po sa inyo. Salamat, salamat, Ladies Anita. Marcelo Santa Ana ulit, oh. Natatandaan ko, OA nga yung mga sinasabi ni Ka Percy na hindi okay yung sinasabi ni Ka Percy, hindi magtatagal yung unit tips na yan, mag-aaway-away kasi nga, mga swapang daw sa kapangyarihan na nagkatotoo naman, saan na kaya nagtago yung mayabang na si Bantag? Eh, ni-raid yung bahay ni Bantag eh, ni-raid, oh, wala naman, ano, minaso para wala rin. Ni-raid. Ewan ko. Noong pa yan, yung Bantag dapat yan. Nung nagsasayaw sa Davao, tsaka nangangabayo, sa Davao, sa Baguio. Pinostihan na yan, kasi nga, laki-laki naman intelligence pa ni, di ba? Pagbaba ng warrant of arrest, dadakpin na lang. Oh, hindi eh. Baka nangyari, baka. Oh, friend, bababa na yung warrant of arrest. Pakala ko, friend, pinabayaan mo na ako. Pwede ba yun? Oh, tago ka na. Okay, salamat, friend. Oh. Oh, diba? Tama ba ako? Federico Mandak ulit, oh. Tanong lang, bakit si Bantag ay nakapag-guest pa sa SMNI? Di ba wanted siya? Oh, yun nga, friend, Federico. Ni-raid niya yung dalawang bahay niya. Oo. Oh. Wala namang nakita ni Ipis yata ang nahuli. Di ba dapat kasuhan na din yung mga nag-i-interview sa kanya? Cuddling of fugitive. Hindi natin alam. Sila marunong sa batas eh. Lily Chang sumagot, oh. Ginagawang sirkus ang batas. Wala kasing pangil. Ito yung bansang malaya ang mga kriminal. Kaya hanggang pangarap na lang si Junior. Marcelino Santa Ana ulit, oh. Yung case ni Pacquiao na Nobel ay child trafficking, karaoke, oh. Sa Pasig yata eh, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Kibulok, sumuka na. Bakit kailangan mong magtago? Guilty ka ba? Kundi haharapin mo na ang lahat ng akusasyon sa iyo na rapist. Kangaba ng mga bata pa at ibebenta mo ang mga miyembro mo ng KOJC mo. Iniutos mo na saktan ang mga hindi makatupad sa pera na kota na sinasabi mo sa tauhan or member mo. Dalin mo ang bayag mo. Huwag kang magtatago. Appointed son of the bitch ka pa. Huh? Appointed son of the bitch ka. Tarantado ang kasamaan, hindi mananaig sa kabutihan. Totoo. Malapit na talaga eh. Lahat may katapusan talaga eh, di ba? Lalo na pagkasamaan. Ang punta mo talaga, patay eh. Pero yan, San Juan, shout out. Good evening, Karox. Sa aking pananaw, tanging FBI at Interpol ang pag-asa para ma-arresto si Kibuloy. Hindi palalampasin ng US yan si Kibs. Sana nga. Raul Villanada, shout out ah. Sumagot si Raul eh. Botak na lang si Kibs yan ang solusyon.
na pinili niya, o, oh, di ba? Role play natin ulit. Sabi nga natin, isang bala lang, tapos lahat ang problema ninyo. Problema niya. O, tatlong metro lang na lubid. Affordable yan. Ganon din, tapos lahat yan. Totoo, yun lang naman gagawin mo, Kibs. Wala naman iba eh. O. Sa totoo lang, no, mga friend. Mahirapan yan eh. Kasi mag-iisip din si Digong dyan eh. Oh, maraming alam yan eh. Si Kibs, maraming alam yan. Oh, maraming alam yan. Ah, hindi rin pa. Parang si Kibs na sumuko ka na. Ganun-ganun lang. Hindi pa pwede. Oh, anyway, yun nga. Digong na ang pagpapasya sa kanyang mga kayamanan. Di ba? Daw. Kayamanan daw. Nikki Bulog, ha? Emiliano Tagudin, welcome to the club. Puganti na si Kibulok, sabi niya. Ito, Miguel Soriano, shout out. Walang appointed son of God, meron sa Bible, bugtong kaisang-isang anak ng Diyos, Jesus, si Jesus. Iharap mo nga sa akin yung hayop na yan at nang masilaban. Ladies Anita ulit, oh. Ngayon, aanhin mo ngayon ang kayamanan po. Winakasan mo na ang kaligayahan mo. Ubod ng laking katangahan mo. Human trafficking ang mabigat na kasalanan mo. Yung isang case mo, no bail, kukulong ka pa pang habang buhay. Mapera mayaman ka sa mga kagaguhan mo. Aanhin mo na ang yaman. Aanhin mo na ang yaman mo, son of the bullshit ka. Ibulok, hindi po ako galit sa Rox. Sinasabi ko lang po lang sa lobing ko. Salamat ng marami, Sir Rox. Sa telenovela ko pong telenovela ko na moment, mawalang galang na po. Marcelo Santa Ana ulit, o. Karoke, ang gustong-gusto kong makita sa kulungan ay si Bantag, Pacquiao, Digong Nyo, Aguirre at Kalida. Magpakain ako ng lechon dito sa lugar namin. Malabo yan. Bumalabs yan, Marcelino. Pero hindi natin alam, di ba? Lahat may katapusan, di ba? Misael, shout out. Sabi niya. Yan bang appointed son of God? Yan ba ang ipinagtatanggol ni Sara, Amy, Bato, Padilla at iba pa? Yan ba ang paniniwalaan ng mga... Yan pa rin ang iboboto? Yan bang imahe natin? Ang dami na nating mga magagaling na content maker na nagsasabi na katotohanan at isa na itong channel na ito. Mga kabayan naman, makinig at mag-isip tayo at ituwid ang imahe natin sa mundo. Ang daming mga bansa na nagmamalasakit, Japan, US, Canada at iba pa, na nakahanda silang tumulong. Ipakita lang natin na nasa tama tayo. May pag-asa pa. God bless, Karox, at sa mga kawarios. God bless, Misael. Ang galing mo ko, ano, comments niya, ano. Kaya hindi pwede, hindi ko mabasa eh. Kinaabutin ako isang oras eh, di ba? Ang ganda eh. Para ko na kayong kakulab, dami, di ba? Ladies Anita ulit, oh, good. Good na po si Rox ang, good na po si Rox at kay loving wife mo po. At sa lahat ng mga regularly na sumusubaybay sa iyo. The best, funniest ang mga bawat komento nila. Sleep well, dahil lahat ng maimbing.
Kita-kits tayo muli bukas. Stay safe and God bless tayong lahat. God bless, ladies Anita. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Ha? Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Bilinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Friend Sherwin. Ano daw? Ano? Ah? Ito na naman. Ano daw? Ano daw, Sir Rox? Ano po nangyari? Ah, ano pong nangyari sa only son of God daw na may superpower po? Bakit po siya ayaw lumitaw ng kanyang lungga? Patago-tago, hindi robot na kurimaw. Nayawa si Rox. Atapang abunganga. Makisig pa. Ah? Makisig pa totoy. Pagdating sa mga girls, pero urong betlong. At nagtatago sa banga. Ano yan ha, Mr. Superpower? Naging nginigtumbong sa takot. Payo ko lang sa'yo bro, eh ikaw eh lumitaw na lang na The Montres ka ha, para matahimik na ang mundo. Parang awa mo na, para iba naman ang sining palabas na mapanood namin. Kasi sa totoo lang eh sobra ka ng nakakasuka. Wala ka namang silbi sa mundo. Nabwisit ka po eh. Pera-pera lang naman katapat niyan. Anong silbi ng bundok-bundok mong pera at superpower mo, leche? Ewan ko nga sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Sana matunaw ka na lang talaga sa earth. Pwe, yun na, mahita ulo. Hindi naman nakapagsumbay ata to. Ha? Richard Ramos, welcome to the club. Pastor Fugitive Son of Rapist ni Satanas. Ayun nga eh. Friend Sherwin ulit to. Ha? Hoy, mga pulis pato. No? Hoy, mga pulis patola, mga sundalong kanin. O ano na mga sir? Ha? Mananawagan na po ba ako sa wawawin, mga sir? Para mabigyan kayo ng jacket. At dapat po talaga kayong palakpakan na may kasamang sigawan. Kasi sa sobra ninyong kapalpakan. Pwe, mga buisit, kibulok. Yuhu, where na you? Dito na. Dito na as, huli na you. Ah, eh tayo dyan. Yet Gibara, shout out ah. Brother Eli Asisio, shout out. Tanya. Naihina naman sa takot. Tinatawanan lang siya ni Dutz. Ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Eman Escalona, nak, shout out. Ah. Boyongkong Balong. Mm. Yanik Ordobe, shout out. Pacquiao lang ang malakas. Request niya, korte. Nakaso, ayan, may warrant na ang lakas ni Pacquiao. Bahag ang itlog, nagtago sa lungga niya. Totoo. Korte ka ng korte, kibulog ka eh. Ba't tayo ka ngayon lumabas? Bugok. Totoo lang, bugok yung animal na yan eh. Elizabeth Iscari, shout out ah. Good evening, Sir Rox. Nakakatawa talaga itong son of God kuno. Grabe takot at di ito pahuhuli ng buhay. Yan ang tingin ko dyan sa manyakis na to. Akala ko ba may power siya? Ilabas niya ang sinasabi niyang power dito ngayon. Kaya itong mga followers ni Manyakis, gumising na kayo at baka isa na din kayo sa nababaliw na member ni Manyakis. O malaki din ang pakinabang ninyo dyan sa sano bagad nyo. Ha? Kaya nga. O, sabi nga ni Arlen Stone. Eh, wala nang power yan. Labas na kayo dyan. Wala nang mangyayari sa inyo dyan. Oh. Siguro naman, wala na rin malimusan yan sa ibang bansa. Dahil wala na eh. Wala na talaga eh. Oh. Wala na. Buong mundo na to eh. Nakakabukong-buko na yung sistema ni Kibulok na yan eh. Oh, diba? Oh. Anong ginagawa nyo dyan? Sino papakain sa inyo dyan? Oh. Baka wala na rin yung ano yan. Yung samba-samba. Baka wala na rin. Oh. Wala na. Raul Sino,
Shout out. Nagtatago parang daga. Totoo. 3JC Hope, shout out ah, sabi niya. Oo eh, sabi nga anak daw siya ng Diyos. Ba't nga, ba't nagtatago? May-ari siya ng mundo. Ba't di siya pumunta sa US? At sermon na ng FBI at warningan. Oh, yun nga eh. Sabi ko nga, yun nga sabi ko eh. Ayaw makinig sa akin itong kibugok na to eh. Totoo. Shirley J. Sir, shout out ah. Kahit hindi yan mahuli, at least wanted na siya. Walang silbi ang mga kayamanan niya. Tago na lang ng tago. Ang lahat ng bagay ay may katapusan, lalo na't masama ang bagay na ginawa mo. Hindi ka Diyos, Kibulok. Alam mo yan. Gandang gabi sa inyo, Sir Rox. God bless. God bless, Shirley J. Sir. Alam niya namang puro kagaguhan yung pinagsasabi nilang dalawa ni Digong. O, diba? Eh, pero maraming ang tanga na naniniwala sa kanila. Yun ang problema. Ha? Raul Sino ulit. Magkasosyo sila Duterte sa kalokohan. O, diba? Yun nga. Sammy AJ, shout out. Karox, patay na si Kibuloy. Patay tayo dyan. Ba't alam mo naman? Ba't alam mo? Ba't alam mo? Ha? Hindi ba fake you siya, Sammy? Alberto Olaer, shout out ah. Karoke, ang Diyos ng sanlibutan, si Satanas, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya, si Satanas, na Diyos ni Kibuloy. Ang may-ari ng kaluluwa sa buong sanlibutan. Ang hindi dadaan sa akin, hindi makakaakyat sa pinaka gawa kong langit, Kibuloy. Ako ang may-ari ng kaluluwa mo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi ka makakaakyat sa primerong langit. Ang Diyos ng sanlibutan na si Kibuloy nag TNT na karoke. Totoo ah. Ted, shout out Ted ah. Nasaan na? Nasaan na nga ba ang magkapatid, ang mga kapatid at kaanak ni Kibuloy? Di kaya pinatay ni Kibuloy ang mga ito? O nagsisipag iba ng apelyido dahil hiyang-hiya na sa apelyidong Kibuloy? Ang dami talagang katanungan kay Kibuloy kaya todo tago ito. Totoo. Alejandro Bidad, shout out. Karox, araw-araw akong natatawa kapag pinanunood kita. Lalo sa sinasabi mo noon, Bonifacio Rally, na nagtawag sila ng mga military at police na walang dumating kahit Boy Scout. walang dumating, kawawa sila. Sila-sila lang ang nagbubudulan ng hindi nabayaran po na sila-sila at mga nabudol na hindi nabayaran. Puro kayo rally. Matulog na lang kayo. Punyeta. May taulo ni Alejandro. Alulalya, shout out ah. Kung FBI ang kikilos, baka mahuli si Kibuloy. Dito, malabo. Sana mali ako. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Wala na yan. Sasabihin na lang yan. Eh, sahanapin nyo ah. Oh, diba? Hanapin nyo, bahala kayo. Maski balik na rin nyo yung dahol, maski sa akin maghanap dito, sabi ni Digo. Oh, diba? Oh. Alam mo yung mga sindikatong ganyan eh, diba? Marilyn Pabianak, shout out ah. Good morning po tayo at sa all and to all ka-warriors. Now, isa na rin paraan ang pag... Now, isa na rin paraan ng Panginoon na mapahinto ang pagpapalaganap nila ng kasinungalingan sa sambayan ng Pilipino. Kay bilis ng karma. Now, mararamdaman niya ang pagsabihan na bakit di mo harapin ang korte para linisin ang pangalan mo, Kibs. Bumalik sa iyo ang itinanim ninyong kasamaan sa bayan. God bless tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian.
Rudel Alpilor, shout out ah. Hello po Sir Rox. At sa ating lahat, asa na ang hamon ni Kibaliw na dalhin sa korte? Bakit nagtatago siya? Baliw talaga. Alo lang pinalala kagago niya. Sana po mahuli ng baliw na yan. Sige Sir Rox. Salamat po sa at ingat. God bless po. God bless Rudelia. Rudelia. Wala yan, hindi ako sa akin ah. Baka mabura na nga yan eh. Sasabihin na lang yan ha. Kinuha na nung ama niya. Patay tayo dyan. Wala na kasi talagang di, kumbaga sa laro. Ha? Kumbaga sa basketball. Huwag na dati sindikato. Pilay na yan eh. Alam nga naman, dati magaling siya sa highest pointer siya, di ba? O kabi mo, highest pointer siya, di ba? Marami siyang nalolo. Ay ngayon, pilay na. Oh, bangko mo na 'yan. Oh, 'di ba? Bangko mo na 'yan. Terminate mo na 'yan, oh. Thrown out na 'yan, 'di ba? Roberto Sayat Senior, shout out. Ha? Bossing Rocks, NBI, 'wag na kayong magpagod. Pag FBI ang kumilos, dampot ka agad 'yan. Gagamitan lang ng drone 'yan. Tulad ni Tebes, na iingot-ingot pagod-god ka. Pagod-god ka pa. Kumbaga sa ano? Pinatataba muna yan bago hulihin. God bless sir, God bless Roberto. Jab Alvaro, shout out. Ang hayop na Kibuloy ay guilty at alam niya yan kaya nagtatago. Oh, diba? Arlen Tayamnak, shout out ah. Tamang tama yan title mo tatay. Arlen Tayam ulit oh. Hindi yan kakayanin ni rapist na Kibaliw na yan ang buhay ng tatago dahil sana yan gumala at ipagyabang ang ari-arian na pinatago ni Digong. May alam din to si ano, si Arlen no, tungkol sa... Ay nako. Alam nyo sa totoo lang yung nangyayari na yan? Tanga lang maniniwala talaga dyan eh. Oo, totoo. Nakapagpundar ng ganyan si Kibaliw. Ganyan kaya karaming kaharian posible yan. Panghingi ng abuloy. Eh sinasabi nga ni Arlington, baka miyembro niya wala pang 30,000 eh. Baka 30,000 ganun. Pero sabi mo 6 na milyon kalukuhan 'yun, sabi ni Arlington. Oh. Kaya tinitingnan ko yung mga vlogger ni Kibuloy. Mga nagtatanggol sa kanya mga pastoral. Putres, ang subscriber 200. Ang views 2 years na o 2 months ganyan, ang views wala pa 1,000. Asa na yung 6 na milyon? O bukas papakita ko sa inyo yung kanyang ano vlogger niya na Chipay. Chipay niya oh. Papakita ko sa inyo bukas, ha? Uy, malapit tayo mag-isang oras, oh. Alin tayo ulit, oh. Sana pati yung mga taga ibang ibang na may member at ari-arian ni Kibaliw ay imbestigahan ng mga bansang mga may member at ari-arian yan para pagsabay-sabay niya yan, tuluyan na yung mabaliw at baka lumabas na yan sa lungga at kumanta. Yun ang iniiwasan nung kanyang tagapagtanggol, yung kanyang administrador, baka kaya akong malabo na yan. Alin tayo mo dito? Malamang Tatay Roque, pag ang ari-arian na yan ang inimbestigahan ay itatransfer na yan ni Digong, pero sa makitigasan si Kibaliw kay Digong para si Digong mismo ang papatay niyan. Posibleng ipapapatay yan ni Digong kapag nahuli yan para huwag siyang ikanta. Mabigat yung ano pa, your guess is as good as mine. Yung lang ang sabi ko dyan. Parehas tayo ng laman ng utak, ka Arlene.
J9G3, shout out. Kuya Rox, yung mga aresto, nagpunta lang yata sa kaharian ni Kibs para magpa-picture. Ito ka na naman. Parang ganun nga eh, di ba, J9G3? Oo. Picture. Emily Capistrano, shout out ah. Hello, Karox, keep safe. Lahat ng bagay may katapusan. Dumating na ang oras para pagbayaran ni Kibs ang mga kalapastanganan niya. Totoo. Huwag kayong maniwala sa survey. Pwede rin manipulate ang survey. Totoo. Para sa akin, tanga lang naniniwala din. Oh. Parang ano rin yung survey. Parang bayaran din yata eh, diba? Ano to? Enrique Makato. Enrique Makato Navarrete. Ang haba. Welcome to the club. Hindi yan mauhuli. Sa ano bagad eh, sabi niya. Rinaldo Gonzalez, oh. Talaga namang puganting pugita si Kibuloy. Kahit di pa labasan ng warrant of arrest, kaya naghahabol na lang tayo sa Tambol Mayor. Wala nang power ang ating tagapagpatupad ng batas, lalo na sa pagpahuli-huli sa mga kriminal. Ang napipili nilang na lang nahuhuli ay mga pipitsugin. At pagka mataas na tao at makapangyarihan, ang dami nilang alibay at babagal-bagal, di mo malaman kung mga takot o nakukuha sa mga lagay. Kaya lumalala na ang pang-aabuso sa ating bansa simula ng naghari-harian ang mga inutil ng Davao. Patay tayo dyan, Rinaldo. Ito, Joel Madrona, shout out. Takot siyang maagawan ng kulasisi. Patay tayo dyan. Ay, marami si Kibs niyan. Uy, malapit na talaga mag isang oras. Oh. Federico Mandak, sabi niya, dadating ang araw na mag-aaway din niyang si Duterte at Kibuloy sa pag-agawan sa pera, pati na yung mga pastor ng KOJC. Mark my words. Wala na, Federico. Hindi na mag-aagawan. Binigay na nga lahat kay Digong yung pinatago. Yung kanyang administrator na si Digong na bahala sa kanyang lahat ng ari-arian. No? At sabi naman ni bukas na. Bukas na natin pag-usapan yan. Mayroon magandang topic bukas, mga friend. Ha? Pero yan na naman, si Duterte at saka si Kibuli na naman. At saka si Arlene Stone. Oh, bukas maganda. Ha? Sana maaga ako makapag-vlog. Federico Mandak ulit to. Hindi talaga mahuhuli si Kibuloy dito sa lupa kasi nandoon na yan sa palasyo niya daw sa langit. Dahil sabi niya 1,000 beses na daw siyang nagbabalik pa na sa langit sa kanyang palasyo doon. Ngayon, yung mga 101 beses niya papunta doon ay hindi na yan. Makabalik kasi iteturn over siya ni San Pedro kay Satanas sa impyerno. User, oh. Magpapako ka na sa cross, Kibuloy. Utog. After 3 days, mabubuhay ka naman. Di ba son of God ka? Ayun nga, tratado araw-araw yun. Cassandra Daisy, shout out ah. Tinatago ni Digonggong si Kibuloy para makontrol niya ang peking Diyos. Kaya mga members ng kulto na yan, uubusin na ni Digong ang mga nakatagong kayamanan. Sa bagay, sa mga Duterte naman ang mga kayamanan na yan. Magsampa na rin kayo ng kaso para may millions naman kayong makukuha. Yun ang dapat, di ba? Dion Lagon, my friend, shout out. Oh, mission accomplished, mga boss, ha. Nakapagsaya na naman tayo. Isang oras, oh.
akto. God bless po, God bless. Basta yun, kung totoong sindikato yan, eh, wala akong kalalagyan si Kibuloy. Kung hindi, mamahinga na. God bless, mga boss, dasal.